Magandang gabi po sa ating lahat. Kantayin po natin, O Panginoon. Magpakailanman itataas kita sa
Panginoon, naririto kami upang sambahin ka. Sa buhay namin, O Diyos, sawa, ang buhay namin ay magkaroon ng kaluwalhatian, kaluguran sa iyong pangalan, O Diyos. Sa gabing ito, ang dalangin namin ay sumaamin ka, Panginoon. Samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng mga salita mo. Samahan mo kami at pagliwanagin mo ang aming mga isip, ang aming mga puso upang masumpungan namin, O Diyos, ang salita mo ngayong gabi. Dalangin namin yung patnubay mo, O Diyos, ang malayang pagkilos ng iyong Santong Espiritu sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po sa bawat isa. It's Friday. Napakabilis ng oras, ng panahon, ng araw, ng minuto na parang March 4. Marso na, Akwatro na naman, panagbenga na dito sa Baguio, marami ng mga bisita, marami ng mga tao. Pero nawa ang Panginoon ang mag-ingat, patuloy na mag-ingat sa atin. Kagabi ang napag-aralan po natin, yung dalawang salamin ng klaseng Kristiyano. Sabi nga dun kay Jude, sabi nga ni Jude, may mga Kristiyano na ang desire lang nila ay sinasatisfy nila yung simple desire and lust ng sarili nila. At ang kine-create nila ay division among the church member, among the believers. Pero sinasabi nila na Kristiyano sila. At hindi mo makikita ang pagkilos ng banal na spirito sa buhay nila. At yung isa naman, ang klase ng Kristiyano, yung Kristiyano na siya yung nag-i-encourage, nag-build up ng bawat Kristiyano, bawat ka-churchmate, kapitbahay, kaibigan, kakilala. Ito yung tao na sabi eh, Kristiyano rin siya. At yung sa bawat panalangin niya, makikita mo yung kapangyarihan ng banal na spirito sa buhay niya, sa bawat salita niya, sa bawat ginagawa niya. At lagi siyang naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ito yung pinaka-importante sa buhay ng Kristiyano na yung puso mo, eh lagi kang excited na pag sa pagdating ng ating Panginoon. Kasi pag hindi ka naging excited, hindi mo nahinintay yung second coming, ang mangyayari sa buhay mo, bukas na lang. Bukas na lang, bukas na lang. Pero baka wala nang bukas. Sino nga ba, alin nga ba tayo sa dalawang Kristiyano? Tayo ba yung Kristiyano na ang iniisip yung pangsarili? Yung Kristiyano na nagkokos ng division? Yung Kristiyano na hindi mo makita na yung buhay niya ay kumikilos ang banal na spirito? O ikaw ba yung Kristiyano na makikita mo pa lang sa bawat salita, andun na yung encouragement? Sa bawat salita, mai-encourage ka talaga. Sa bawat salita niya, parang napakagaan ng buhay. At laging sa bawat panalangin niya, mararamdaman mo na nasa kanya ang Espiritu Santo. At laging naghihintay sa pagbabalik ni Jesus. Sana po tayong lahat, makita natin, walang half-half. Kung hindi ka dun sa isang klase ng Kristiyano, dapat nasa kabila ka. Wala yung, ay, yung isa, andudun ako, yung kabila, andudun ako. Wala pong ganun. Walang gray area sa Panginoon, kundi black, white. Wala pong gitna. Sana po, tayong lahat, napaalalahanan tayo dun sa pagiging Kristiyano natin. At tayo po ay araw-araw ay nag-i-encourage sa bawat isa, sa bawat pamilya, ay maging eklesia na kung saan tayo po ay gather po natin yung mga kapamilya natin, kasama natin sa bahay, asawa, anak, kapitbahay, kaibigan, kamag-anak, pwede po natin silang i-gather at tayo po ay sama-sama mag-aral ng salita ng Diyos at manalangin.
Dahil sa pananalangin, walang imposible sa Panginoon. Na as we pray to God, we know that God will listen to us. Ngayon po ang pagtatapos ng ating dalawang linggo na pagtatalakay tungkol sa pananalangin. Nandudun pa rin po tayo sa pag-encourage natin sa bawat pamilya. At patuloy po namin ini-encourage ang bawat isa na tuwing 6 a.m. in the morning, tayo po ay may devotion. Sa gabi po ay 8 o'clock. At bukas na po ang ating BTS. Ano nga yung BTS? Bible Through Story. Bukas na po, 10 a.m. Huwag po kayong mali-late dahil excited po ang ating mga teachers. Pinagpe-preparean po ng mga teachers ang lahat ng mga gagawin nyo. Excited po sila at 33 na po. I think pwede pa namang mag-register. Pwede pa pong mag-register. Pwede pang humabol. At magre-register lang po kayo at bukas i-click nyo na yung link na ibibigay sa atin ng mga SOCMED sa ating FB page. At huwag po natin kalimutan ang Saturday bukas ang Brigada Ekklesia na kung saan hindi po ako lang, hindi po si Pastor lang, hindi po si Pauline, tayo pong lahat ay makiisa sa pag-aayos po ng ating bahay-sambahan. Hindi po ito basta-basta lang, kundi we will gather again together to worship the Lord. Bukas pa lang po, mananalangin na tayong aanyayahan natin yung pagkilos ng banal na Espiritu. At umasa po kayo na sa pag-uwi nyo, may baong-baong kayong pagpapala ng galing sa Panginoon. At sa Sunday, 9 a.m., ang ating worship face-to-face celebration. Come early. Mas maaga po tayo sa 9 o'clock kasi 9 o'clock po umpisa. Pero may magsaserve po tayo ng snacks, ng breakfast, ng 8 o'clock. Meron na po tayong isaserve na breakfast. Yun lamang po at mag-uumpisa na po si Pastor. Aba, diba? Thank you, Lord. Hindi ka naman excited, sweetheart, no? Hindi. Napapagod na ako yung isip ko. Okay. Gusto ko malaman, mga kapatid, excited po ba kayo sa inyong kaugnayan sa Panginoon? Buhat ba nung kayo ay tumanggap sa Panginoon? Buhat ba nung kayo ay nagsuko ng inyong buhay sa Panginoon? Hanggang ngayon, excited pa rin po ba kayo? Kung i-rate po ninyo yung inyong kaugnayan sa Panginoon, 1 to 10. Okay, yung 10 is the highest. Nasaan po kayo dun sa inyong relasyon sa Panginoon? Of course, 1 is the lowest, 10 is the highest. Pwede po bang pakilagay niyo sa comment section kung how would you evaluate yung inyong kaugnayan sa Panginoon nitong ngayong araw na ito, no? Yung inyong kaugnayan sa Panginoon, kung i-rate nyo 1 to 10, nasaan po kayo ngayon? Nasa 4? Nasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfect number yun. At least nasa 10, no? Meron po bang magko-comment kung nasaan na po kayo sa inyong spiritual life? Excited pa rin po ba kayo sa inyo? Sabi ni Enrique na nasa trabaho pa na 1:10 p.m. lang sa kanila. Wow! 7 po ako. Wow! Congratulations na Brother Enrique So dyan sa Rome, Italy. Kita nyo naman na from Italy, si Brother Enrique So sabi niya 7 po ako. And very proud siya na mataas ang kanyang spiritual life o yung kanyang kaugnayan sa Panginoon. Meron pa po ba na magko-comment? Pakilagay lang po dun sa comment section. Naghihintay po kami. Okay. So, gaya po ng binanggit ni Sister Olive, no? Ngayon po ay Friday at patuloy po nating pag-uusapan yung tungkol sa kaugnayan natin sa Panginoon, lalo-lalo na yung sa pananalangin. Pero, bago yan,
Nais ko munang basahin yung ating text. Ito ay matatagpuan sa John 15, 1 to 11. Mami Paz, nasa 8. Wow, Mami Paz, congratulations po. God bless you po, Mami Paz. Alam ko, you are on fire. Alam nyo, si Mami Paz, alas 4 pa lang ng umaga, kasama ni Nanay Epi, ay gumigising ng alas 4 ng umaga, rain or shine, pupunta sa bahay-sambahan upang doon manalangin. At isa po yan sa mga intercessors natin. Salamat po sa inyong pananalangin, Mami Paz. Si Kuya Ray, 7. 7. Kuya Ray, Ate Joanne, 7. Wow. Si Emma, 8. Wow. Emma, 8. Thank you, Lord. At buhay na buhay. Buhay na buhay yung inyong kaugnayan sa Panginoon. Now, dito po sa John chapter 15, pag-uusapan po natin ngayong gabi yung the blessings of abiding. Okay? The blessings of abiding. Naniniwala po ako na kung tayo po ay merong kaugnayan sa Panginoon, ay meron tayong mga matatanggap na mga pagpapala. At yun po'y nakasulat dito sa John 15, 1 to 11. The blessings of abiding. Sabi dito sa verse 1 and 2 and 3, I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit, and he prunes the branches that do bear fruit so that they will produce even more. You have already been pruned and purified by the message I have given you. So ang setting po nito, mga kapatid, ito po yung upper room discourse ng ating Panginoon na kung saan tinipon niya yung kanyang mga alagad. Ito yung mga huling sandali ng ating Panginoon na kung saan kapiling niya yung kanyang mga alagad doon sa isang lugar, isang bahay, isang upper room. At doon nagbigay ng tagubili ng Panginoon sa kanyang mga alagad. So, kinakausap niya ng masinsinan ang kanyang mga alagad sa puntong ito. At dito makikita natin gumamit ng agricultural metaphor ang ating Panginoon. Sabi niya, I am the true grapevine. And my Father is the gardener. Ano bang ginagawa ng isang gardener? Dalawa ang kanyang ginagawa. He cuts off every branch of mine that does not produce fruit. Diba? Isa yun sa trabaho ng gardener. Pruning. No? Yung mga tuyong dahon, tuyong sanga, tinatanggal niya kasi yun po yung mga tuyong sanga ay pinamamahayan lamang ng mga insekto, at the same time, nakakasagabal siya dun sa growth ng halaman. Kaya, pinuprune po yun, pinuputol. At hindi lang yun. Sabi rito, he prunes the branches that do bear fruit so that they will produce even more. So, pinuprune niya yung grapevine para lalo itong yumabong, lalo itong maging mabunga. Okay? At sabi nga niya, you have already been pruned and purified by the message I have given you. Okay? So he was referring to his disciples na kung saan sila yung mga unang nakarinig ng mensahe ng ating Panginoon. First hand silang naging audience ng ating Panginoon sa kanyang mga pagtuturo. Kaya sabi ni Lord, you have already been pruned and purified. Nilinis na sila ng Panginoon. No? At yun na nga po. Ngayon, sa gabing ito, mga kapatid, makikita natin yung ilang katotohanan tungkol dun sa the blessings of abiding. Ano ba ang magiging pagpapala kung ikaw ay connected? Okay? Ikaw ay may kaugnayan sa Panginoon. So dito ginamit nga yung metaphor na kung saan na agricultural metaphor na kinakailangan, tayo ay nakaugnay, nakakabit doon sa puno, no?
nakakonekta. Yung salita pong abide could also mean connect or dwell or continue or remain. Okay? So dito makikita natin ang ginamit na salita dito sa New Living Translation ay remain. At ito po yung unang blessing, mga kapatid. Number one, you will have fruitful lives. Kung ikaw ay may kaugnayan sa Panginoon, ikaw ay nakakabit sa Panginoon, ikaw ay nananatili sa Panginoon. Ang sabi rito, verse 4, remain in me and I will remain in you. Diba blessing yun, mga kapatid? Remain in me, manatili ka sa akin, at ako'y mananatili sa iyo. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. So napakahalaga po rito, mga kapatid. Ikaw ay connected. Ikaw ay may kaugnayan sa ating Panginoon. Kasi kung wala kang kaugnayan sa ating Panginoon, hindi ka magpo-produce ng fruit. Kung ikaw ay hiwalay sa Panginoon, hindi ka magpo-produce ng fruit. Binigyan din po yan sa verse 5. Sabi, yes, I am the vine. You are the branches. Okay? Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. So, ang unang pagpapala, mga kapatid, you will have a fruitful lives. Pero kung ikaw ay hiwalay sa Panginoon, for apart from me, you can do nothing. Meaning, well, yung ginamit pong halimbawa rito, yung branch and vine, ano? Sabi ni Jesus, I am the vine and you are the branches. Diba yung branches, kailangan nakakonect doon sa vine para mabuhay, para mag-produce. Kasi handoon sa vine yung source of life. In other words, si Jesus ang source of our life, source of our energy, source of nutrients ay manggagaling sa ating Panginoon, sa ating kaugnayan sa Panginoon. Kaya kung ikaw ay hiwalay kay Jesus, hindi mo mararanasan yung buhay na galing sa Panginoon. Yung buhay na galing sa Diyos. Kung wala kang kaugnayan kay Jesus. For apart from me, you can do nothing. At not only that, no? For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine. So kung hiwalay ka at wala kang kaugnayan sa ating Panginoon, wala kang panggagalingan ng buhay at kalakasan. Wala kang pagkukuhanan ng sustansya para ikaw ay maging mabunga. So ang pagiging mabunga po ay nakasalalay dun sa ating kaugnayan sa ating Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, you will have fresh lives. Fresh. Una, fruitful. Pangalawa, fresh lives. Sabi sa verse 6, anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers. So dito, ginamit pong ng Panginoon na halimbawa yung isang sanga na hindi nanatili sa kanya, eh, it will be thrown away. Bakit it will be thrown away? Katulad daw ito ng isang useless branch and withers. Tuyong sanga, tuyot na sanga, tuyot na dahon, eh wala namang halaga yun. Walang value. I mean, wala kang magandang maidudulot doon sa vine, kaya it will be thrown away. Kaya na dito, sabi dito, such branches are gathered into a pile to be burned. So kung wala kang kaugnayan sa Panginoon, hindi ka connected sa Panginoon,
wala kang relasyon sa Panginoon, hindi mo mararanasan yung fresh lives na tinutukoy dito dahil inihaling tulad ka sa tuyong dahon o tuyong branches na ang tanging purpose mo ay sunugin. No, ganun ang ginagawa nila dun sa mga tuyong dahon, tuyong sanga, sinusunog na lang. So yun yung picture na ipinakikita rito mga kapatid. Pero kung ikaw ay connected, ikaw ay you continue, you dwell, you remain in the Lord, you will remain fresh. Kabaliktaran po ito nung withers and useless branch na binabanggit sa verse 6. Pangatlo, mga kapatid, you will have favored lives. You are favored. Kung ikaw ay may kaugnayan sa Panginoon, kung ikaw ay connected sa Panginoon, kung ikaw ay nagre-remain o nagdudwell sa Panginoon, you will have a favored lives. Sabi rito sa verse 7 and verse 8, if you remain in me, now listen ha, may condition, if you remain in me, and my words remain in you, that is the condition, no? Conditional po ito. If you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want and it will be granted. Yung mga taong bumabasa po nito, mga kapatid, ang gusto lang nila, yung second phrase na, you may ask for anything you want and it will be granted. Pero nakalimutan nila yung condition, no? If you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want and it will be granted. Di ba favored ka? Kasi yung prayer mo, didinggin ng Panginoon. Dahil you remain in Him and His words remain in you. Kaya nga, sige, sweetheart. Siguro kaya sinabing whatever you ask, kasi you are connected, you remain in the Lord. Kaya kung ano man yung kalooban ng Panginoon, yun na ang ipapanalangin mo. Kaya whatever you ask. Yun. Huwag din nating abusuhin yung sinasabi sa verse 7 na you may ask for anything you want. It will be granted. Kasi may kinalaman po yung you will going to ask na igagrant sa iyo ng Panginoon dun sa iyong remaining in the Lord and remaining in His words. Okay. Yung discernment mo ng kalooban ng Panginoon. Yeah. Dito sa 1 John chapter 5, 14 and 15, ganito yung sinasabi ni John. This is the confidence which we have before Him. If we ask anything according to His will, He hears us. Ayun no? Kung mananalangin ka na naayon sa Kanyang kalooban, ba, ipapakinggan ka ng Panginoon. Paano mo malalaman ang kalooban? Ayun, verse 15, sabi rito, and if we know He hears us in whatever we ask, we know that we have requests which we have asked from Him. Abay, aalamin mo muna sa Lord kung ito ba'y kalooban niya o hindi. Yun po ang sikreto ron. Yung word na He hear us. Pakinggan ka ng Diyos kung natitiyak mo na yung pinapanalangin mo nakaayon sa Kanyang salita. Pero kung kayo po ay in doubt, no? Mukhang hindi ka sigurado kung yung bang pinapanalangin mo ayon sa kalooban ng Diyos ay hindi ka pakikinggan ng Panginoon. Kaya nga, if you remain in me and my words remain in you may ask for anything you want and it will be granted. Verse 8, when you produce much fruit, you are my true disciples and this brings great glory to my Father. Iyakin po natin, mga kapatid, na yung ipapanalangin natin
will bring glory to my Father. Yung po ang sinusikreto. Yung bang ipinapanalangin natin ayon sa kalooban ng Diyos? Ngayon, kung hindi ka sigurado, ang ikalawang tanong, yung bang ipinapanalangin mo, it will bring glory to God? O yun, baka sakaling maliwanagan ka kung yung ipinapanalangin mo ay magbibigay luwalhati sa Panginoon Diyos. Okay? And you will have a favored lives. Dahil alam man ang ipapanalangin mo, kung yung pinapanalangin mo ayon sa kalooban ng Diyos at magbibigay luwalhati sa Ama, it will be granted to you at nagpapatunay lang na ikaw nga ay alagad, tunay na alagad ng ating Panginoon. So ano yung una? Fruitful lives, fresh lives, favored lives. Pang-apat, fulfilled lives. You will have fulfilled lives. Sabi sa verse 9 and 10, I have loved you, even as the Father has loved me. Remain in my love. When you obey my commandments, you remain in my love. Just as I obey my Father's commandment and remain in His love. Dito makikita natin, mga kapatid, that even si Jesus, yung kanyang kaugnayan sa kanyang Ama, nanatili siya sa pag-ibig ng kanyang Ama, at ang pag-ibig ng Ama ay nananatili sa kanya. Likewise, ganoon din ang mga mananampalataya, no? If you love, sabi niya ng Panginoon, I have loved you, even as the Father has loved me, remain in my love. Manatili ka sa pag-ibig ng Diyos. No? Meron pa bang hihigit dito yung pang sa pag-ibig ng Ama sa buhay ng bawat isa sa atin, sa pag-ibig ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, nararanasan mo yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo? I think that's the most fulfilled lives, ano? Sa buhay ng isang tao, yung lagi mong nararanasan yung pagmamahal ng Ama, pagmamahal ni Jesus sa iyong buhay kasi nananatili ka dun sa pagmamahal na yun. So meron kayong tinatag na love relationship. And there's no incomparable. Hindi mo pwedeng ipagpalit, ihambing yung pagmamahal sa iyo ng Ama, pagmamahal sa iyo ng ating Panginoon na iyong nararanasan kasi doon mo masasabi na talagang fulfilled yung buhay mo. And last but not the least, kung kayo po'y may kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo, you will have fun-filled lives. Fun-filled lives. Punong-puno ng kasiyahan na buhay. Sabi sa verse 11, I have told you these things so that you will be filled with my joy. Yes, your joy will overflow. Mga kapatid, naranasan niyo ba yan sa buhay niyo? Yung joy dito, mga kapatid, anong kaibahan ng joy sa happiness? Yung happiness, kumisa nakasalalay sa pangyayari. No? Halimbawa, birthday party. Masaya ka kasi may birthday party. Pero paano kung hindi mo na birthday? May joy ka pa rin ba? Yung joy po, hindi nakasalalay sa circumstances. Yung joy, regardless kung ano nangyayari sa kapaligiran mo, meron kang kasiyahan sa iyong puso. Pero yung kasiyahan ay pinangako ng Panginoon dito. Hindi lang ordinaryong joy. Sabi dito, you will be filled with my joy. No? You will be filled with my joy. Not only my joy, yes, your joy will overflow. Meaning, your joy will spill over
to other people. Kasi nga, ang buhay mo, fun-filled lives. Full of joy. No? Full of joy. Na kung saan yung joy ngayon ay mag-spill over sa mga kapamilya mo, sa mga kaibigan mo, kamag-anak mo, kapitbahay mo, kababayan mo, makikita nila sa buhay mo yung kaibahan mo. Dahil tatanungin nila, Sister Olive, ano ba ang sekreto mo? Bakit hindi ka tumatanda? Secret. Sister Olive, ano ba ang sekreto mo? Bakit masigla ka pa rin naglilingkod sa Panginoon? Kahit na ang tagal-tagal mo nang ginagawa ito sa buhay mo, hindi ka ba nagsasawa? Ang sekreto po, mga kapatid, yung abiding. The benefits or the blessings of abiding. Na kung saan, you will have fruitful lives, a fresh lives, a favored lives, a fulfilled lives, and a fun-filled lives dahil sa kaugnayan natin sa Panginoon. Now, this is very encouraging, di ba, mga kapatid? Ano man ang mangyari sa mundo nating ginagalawan, as long as ikaw ay may kaugnayan sa Panginoon, as long as yung buhay mo, you remain, you abide, you continue, you are connected with the Lord, your life is so secure. Purihin natin ang Panginoon sa gabing ito. At patuloy natin siyang sambahin. Awitin natin muli yung inawit natin kanina. O Panginoon, purihin natin siya. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin na patuloy kami mag-remain sa iyong presensya, mag-connect kami sa iyo, ang aming relasyon ay lumago sa iyo, Panginoon.
dahil napakaraming blessing na aming matatanggap once we are truly connected with you. Ang aming buhay ay magiging malago, magkakaroon ng fruits, ng bunga ang bawat ginagawa namin sa iyo. Magiging fresh ang aming buhay na hindi kami magiging masigla ang aming buhay na naglilingkod sa iyo, magiging favored lives, magkakaroon kami ng mga pagpapala, ng pabor na nanggagaling sa iyo. Magkakaroon kami ng fulfilled lives, Lord God. At magkakaroon kami ng kagalakan sa aming mga buhay. Panginoon, dumarating kami minsan na sa buhay namin na iniisip namin na hanggang kailan, hanggang saan, kailan ba matatapos. Pero nawa makita namin yung mga blessing na sa habang kami naglilingkod sa iyo, habang kami ay lumalapit sa iyo, yung kagalakan sa puso namin, Panginoon, na sa kabila ng sitwasyon sa buhay namin, sa kabila ng mga challenges or mga victories, Lord God, parehas ang nararamdaman namin na nagkakaroon kami ng kagalakan sa puso. Dahil alam namin, Panginoon, na kami ay nakakonekta sa iyo. Dahil alam namin na alam mo ang lahat ng nangyayari sa buhay namin. Maraming salamat, O Diyos, sa pagpapaalala mo ngayong gabi na hindi kami kailangang matakot, hindi kami kailangang magkaroon ng anxiety, hindi kami kailangan na mag-worry sa kinabukasan. If we are connected with you, if we remain in you, whatever we ask in your name, kung ano yung kalooban mo para sa amin, ipapakita mo sa amin. At ito ang aming idadalangin sa iyo. At ikaw ang tutugon sa mga ito, Panginoon. That's why the way we pray, Lord, lagi namin dinadalangin, Panginoon, ilagay mo sa aming puso't isipan kung ano yung mga bagay na kailangan namin ipanalangin. Dahil ito yung kalooban mo, Panginoon. Salamat, O Diyos, for reminding us na hindi lahat ng aming dinadalangin ay tutugunin mo kung hindi kami connected sa iyo. Pero kung kami ay patuloy na naghahanap ng iyong presensya, patuloy na kinikilala ka, patuloy na nagkakaroon kami ng kagalakan, ng katugunan sa bawat panalangin namin. Salamat po, O Diyos. Ang bawat isa na kasama namin ngayon, Panginoon, abutin mo po sila at tugunin mo ang kanilang mga panalangin. Na minsan yung panalangin nila ay hindi na namumutawi sa kanilang mga bibig, Panginoon. Yung bawat iyak, bawat ngoy-ngoy, bawat katahimikan, na dinarama lamang yung presensya, Panginoon. Abutin mo po ito, O Diyos. Hipuin mo po sila. Sa mga sandaling ito, Panginoon, dinadalangin ko yung mga kasama namin dito, Lord, na sometimes nagtatanong na sila sa buhay nila. Bigyan mo sila ng kapayapaan. Bigyan mo sila ng assurance, Lord God. Bigyan mo sila ng kagalakan sa kanilang puso na ikaw ang magkocontrol ng lahat ng bagay sa buhay nila. Anumang sitwasyon meron sila. Salamat, Panginoon, dahil ikaw yung Diyos na lumikha sa amin. Ikaw yung Diyos na kataas-taasan, na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw yung Diyos na nangangako na hindi napapako.
You are always faithful to your promises, Lord God. Ikaw yung Diyos na kasama namin sa bawat unos ng buhay namin, Panginoon. Dumaan man kami sa bagyo, Panginoon, alam namin kasama ka namin. Malunod man kami sa dami ng aming problema, alam namin ang Diyos namin, yun yung Diyos na lumalakad sa tubig, Panginoon. Yun yung Diyos na pwede kaming sagipin kung kami nalulunod, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, kung sino ka, kung paano ka namin kakilala. Ganun kalalim yung pananampalataya namin. Nais namin, O Diyos, na makilala ka pa namin sa mas malalim na kaparaanan. Tulungan mo kami na sa bawat salita ng aming pinag-aaralan, gabi-gabi ay matimo sa aming puso't isipan at makita sa buhay namin, O Diyos. Sa bawat kasama namin, Panginoon, ngayong gabi, idulot mo po yung kagalingan sa kanilang espiritu. Idulot mo yung kagalingan sa kanilang katawan. Idulot mo ang lahat ng pagpapala na nakalaan sa langit sa kanilang buhay dito sa lupa. Kaming lahat, Panginoon, dumadalangin sa iyo. Iguhos mo po yung pagpapala sa aming lahat, Panginoon. Nakikita mo ang kalagayan ng bawat isa sa amin, O Diyos. Nakikita mo yung bawat pangangailangan namin. Pumupunghayaan na ang mga pangangailangan namin ay mag-hinder sa amin para kami ay maglingkod sa iyo, Panginoon. Busbusin mo kami, pagpalain mo kami, buksan mo ang pinto ng langit, Panginoon, upang ibuhos mo yung pagpapala sa amin, Panginoon. Upang kami ay magpatuloy na kilalanin ka, patuloy kaming maglingkod, patuloy ka namin ipakilala sa ibang tao, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil binibigyan mo kami ng pagkakataon para mapaglingkuran ka namin. Binibigyan mo kami ng pagkakataon na ipakilala ka namin sa ibang tao, O Diyos. Marami pong salamat, O Diyos, marami pong salamat. Salamat, maraming salamat, Panginoon. Sa iyo namin, ibinabalik ang lahat ng papuri. Sa iyo namin, ipinataas lahat ng luwalhati, O Diyos. Lahat ng pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa patamis na pangalan ni Jesus. Sige po, mga kapatid, dadako po tayo sa pagse-celebrate natin ng banal na hapunan. Kunin po ninyo yung mga tinapay at mga elements ninyo at sabay-sabay po tayo sasamba sa Panginoon sa pamamagitan ng pagdiriwang ng banal na hapunan. O Diyos, hindi po kami magsasawa na sariwain, gunitain yung ginawa mong sakripisyo sa amin, na ikaw ang nag-alay ng iyong sariling buhay para sa aming kaligtasan. Panginoon Jesus, kakain kami muli ng tinapay. Ito'y sumisimbolo na nagpapaalala sa amin na merong isang Diyos na nagkatawang tao at namatay para sa amin. Kumain po tayo ng sabay-sabay, mga kapatid, na may pasasalamat sa ating mga puso sa ginawa ng Panginoon para sa atin. Salamat sa kanyang banal na dugo. Ang kanyang dugo ay sapat upang tayo mapatawad, maging malinis sa harapan ng Diyos at manumbalik yung ating kaugnayan sa kanya. Salamat! Tinubos tayo ng Panginoon, pinatawad tayo ng Diyos, binayaran ng Diyos ang lahat ng ating mga pagkakasala nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, sabi-sabi tayong uminom na may pasasalamat sa ginawa ng Panginoon para sa ating lahat. Bago po namin batiin yung mga kasama natin sa Devo,
tayo po'y magsa-celebrate na ng 2 taon na anniversary ng ating Ekklesia in the Home. Next week po ay magsa-celebrate po ng 2 taon itong ating ginagawa na araw-araw, gabi-gabi na devotion. Napakabuti ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin dahil umabot tayo sa loob ng 2 taon na panahon ng pandemya, pero lalo tayong napalapit sa Panginoon, lalo nating nakilala siya kung sino siya sa ating mga buhay. Kaya kung kayo po'y pinagpala ng Panginoon, ay magsabi lang po kayo ng amen kung pinagpala po kayo ng Panginoon. At sa darating na Tuesday, kung lulobi ng Panginoon, makakarating po kami dyan sa Hagunoy at dadalhin po namin yung mga Bible na inyong ni-request. Sana makita-kita po tayo yung mga taga-Hagunoy Tuesday po. Kung lulobi ng Panginoon ay makapunta kami dyan ni Sister Olive, ni Pauline at si Ate Tess upang makamusta po kayo at patuloy tayo magkaroon ng pagkakataon na magkadaupalad muli at magkakumustahan tayo personal. So, sa Tuesday po yan. Sa Linggo naman ang hapon, dadaan kami dyan sa Ordaneta para iabot din yung mga Bible sa mga taga-Ordaneta. So, kasi yun po yung isang project natin ngayong anniversary na bawat pamilya dapat may Biblia. Kaya mamibigay po kami ng mga Biblia dun sa mga nag-request. Kung kayo po yung nag-request, huwag po kayong mag-alala at makakarating sa inyo yung inyong mga Biblia. Yun, hindi man po namin kayo ma-meet yung iba, kasi ibang lugar, ipapa-ship na lang po namin yung inyong mga Biblia. Yun, bukas po ang ating Ekklesia, Brigada Ekklesia, tapos 10 a.m. yung ating BTS sa mga kids natin, Bible True Story. At sa Sunday, before 9 o'clock po, ay dapat ando na po tayo para po magkamustahan tayo. Thank you for joining us tonight, Nanay Lolita, Tatay Ador, and Edna. See you on Sunday po, dyan sa inyong bahay. Si Faith, si Jeff, at si Roman, Sister Melody Lanusa, Kuya Jerry, and Ate Joanne. Sister Wilma, Tomiing, si Wilmerlin, si Cyrene, at si April. At saka si Lola. Hello po, Lola. Si Irene Uson, si Kuya Rolando, si Sister Carol, si Ace, at saka si Curly. Si Brother Rex, si Sir Sean, at Jonah. Brother Rex, kita tayo bukas ha. Sa Brother Alduin, si Sister Marivic, Maria Senor, at Sister Marivic, sana po magkita-kita po tayo ni na Ma'am Erlinda at sa iba pong mga, please coordinate sa at kay Dr. Evelyn po. Kuya Ray Gonzales, ang buong pamilya. Si Emma Gonzales, pinagpe-pray pa na rin namin, Emma, kung makakarating kami sa Cavite. Mag-coordinate tayo kung kakayanin po natin. Kuya Bobby Gonzales and Ate Percy, Ate Evelyn and Kuya Obet, Kabet del Rosario and Kabolong at sa buong pamilya, sa Ate Che, kasama si Mami Cecilia, Ate Flora, Kuya Andy, Sha and Zai, Kim, Aya and Miko. Miko, see you tomorrow. Tatang Dory del Rosario, Tatang Dory, coordinate po kayo para malaman po natin kung anong oras po tayo magkikita-kita dyan para sa mga Bible nyo. Ma'am Arlinda Cruz, Jen Tiglaw, Jen, ikaw din mag-coordinate. Tisha Ople, Ate Tess de Rosario, Sharon, Pastor Gilbert, Nanay Esther and Tatay Cesar, Ma'am Wen Ferrer, Jenny Rojas Reyes, Jenny, please coordinate for our Bible study tomorrow, our small group. Mabel Makadangdang, Ate Feli Aquino, Mean, Almuente, Lanusa, makakarating ang mga Bible nyo. Kay Sister Edna namin bibigay, Kanet and Kaboy Panganibang, makikikoordinate po si Pastor sa inyo para po pagpunta niya namin dyan sa Hagunoy. Ma'am Gusta Jan and Paul, Aysa Lumibaw, Aysa Lumibaw, Jesus Akulanay, Amelie Fakal, Grace,
Grace. Si Grace, hello dyan sa Cayman. Susana del Rosario Roque, Ate Susan, hello po. Thank you po for... Yumi-san. Sister Emma Aguila and Pastor Elmer Aguila, dyan sa San Juan, Batangas. Uy, meron silang dalawang bago. At congratulations po sa dalawang bagong eklesia in the home dyan sa Batangas. Patuloy po tayong, wag po tayong magsawa at patuloy tayong ma-encourage sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Sister Suzette Empainado, see you on Tuesday. Sister Ellen Ong, hello po sa inyo. Rio Nacor Calusa, thank you for joining us. Mami Sean Poseido and Lisa Poseido. Maricel Keral, welcome Maricel Keral. Estela Centeno del Rosario, nawa pagpalain yung business mo. Brother Enrique So, thank you for joining us. Ma'am Paz Daulayan, thank you po. Mami Getty Kapuyan, thank you for joining us. Nanay Violeta Virtucio dyan sa Batangas. Hindi ko makalimutan yung nakalimutan ating pa sa lumo niya. Ate Tess del Rosario, thank you and see you. Tito Ben and Tita Judy, hello po sa inyo. Melody Lanusa, Larry, May, si Jelay, at saka si, nakalimutan ko yung isa. Mary Jane De Guia Perez, thank you. Sir Sean and Jonah. Mabel Makadangdang, Annalyn Flores, Rosemary Sherbo, Rochelle Mendoza Ocampo, and Ate Gemma Sumile. Ate Gemma, update mo naman ako kung ano na po ang nangyari dun sa pinagpe-pray po natin. Karina Castillo, Arlene Uson, Jocelyn Delfinado, hello. Si Joy Delfinado. Joy Delfinado, welcome Joy. Darwin Centeno, Ate Annabel Pariñas, we will continue to pray po kay Francis na... Darwin, Tuesday. Opo, yun. Sister Glenda Martin, salamat at sa buong pamilya na kasama natin. Sana po magkita tayo dyan. Sister Glenda, Ninong Jimmy Reyes, thank you for watching us. Cecilia Madroño, amen. Salamat po. Sino pa? Ang daming hindi natin. Ayun, salamat po sa lahat ng sumama sa atin. Huwag niyo pong kakalimutan, bukas ang Balyena Family. At bukas din po ang ating BTS sa mga kids natin. 10 a.m. in the morning, ikiklik niyo lang po yung link na nasa page po natin. Don't forget to share, like, follow, and subscribe. God bless and good night!